So, ito yung ating unit ngayon mga call. DE64B 4x2 manual transmission. K6A engine 660cc. So, yun, 5-speed aircon. So, ito yung power steering. Made by Suzuki. So, ito yung Suzuki Japan. So, Japan surplus. So, titingnan natin yung kanyang mga feature sa ganitong unit. Ayan. So, ito yung ating unit ngayon mga call. DE64B. So, Suzuki every van 4x2 manual transmission. K6A engine 660cc. So, titingnan natin yung mga feature sa ganitong unit at magkano yung presyo sa ganitong setup. So, yan. So, makita natin yung ating headlight original Japan. So, transformer emblem, Suzuki emblem. So, yan. Makita natin yan yung ating plate number. So, bago na po yan. So, yung ating gulong is 14 inches. 155 by 65 R14. So, ito yung ating gulong. Yung ating mag wheels. Original Japan. So, tingnan naman natin dito. So, yung kulay ng ating unit is kulay silver. So, yan. Kulay silver. So, makita natin dito sa ating likuran. Meron tayong spoiler. So, gawa lang yan natin mga call. So, meron tayong third light dito. So, ito yung ating itsura ng ating unit. So, titingnan natin dito sa likuran. So, meron tayong nilagay dito mga call na third seat. Ayan. So, meron tayong nilagay na third seat. So, yung third seat natin is pwede natin lagyan sa loob. So, kabila rin ito. Ito yung ating third seat. So, yung ceiling natin is original. Yan, makita natin. So, titingnan natin dito. So, meron naka-leader na po yung ating gitna. So, ito yung ating upuan sa gitna. Dalawa o hanggang tatlong tao yung may sakay. Pwede rin apat, depende sa laki. So, ganun din dito. So, yan. So, meron tayong jack at saka ito yung ating tie wrench at saka jack yung nasa loob. Then, ito yung ating riser. Yan. Pasok lang. So, dito power, hindi po ito power window. Manual lang po ito. Meron tayong headlight adjuster. So, dito meron tayong handbrake. So, yan, meron na tayong manifest kasi padala na itong Maynila. So, yan. So, ito yung kanyang rehistro. So, new seat cover na po yung ating unit. So, yan. Dito meron tayong 7 inches touchscreen stereo with reverse camera mga call. Yan, makita natin dito sa ating class, dito sa ating dashboard. So, ito yung ating aircon blower. So, ito yung ating AC air condition switch. So, ito yung ating hazard switch. So, meron tayong 5-speed manual transmission mga call. So, ito yung ating unit. So, yung iba nagtatanong ano ba yung laki ng makina, 1.2 ba, 1.0. So, masabi ko lang mga call is hindi po umabot ng 1.0 yung ating makina. So, yung ating makina ay 660cc lang po. 3-cylinder timing chain. So, yan. So, makita natin dito yung natin. So, dito
Yung tinakbo ng ating makina is 118,666 po. Yan po yung kanyang naitakbo doon sa Japan. So, meron tayong check engine indicator, battery, meron tayong indicator sa ating power steering, indicator sa ating oil at saka yung ating fuel. So, ito yung ating speedometer. So, compare sa mga DE64W, meron siyang RPM dito sa gilid. Dito sa gilid naman yung ating speedometer. So, ito yung ating cold start. So, sa gilid niyan, merong red, yan, H. So, yan po yung ating indicator sa ating overheating. So, try natin start. So, yan, nilagyan lang natin ng carton para hindi madumi yung ating mating. So, kapag mag-start tayo mga call, make sure na naka-clutch tayo kasi meron tayong switch dyan, hindi po yan na-under. Ayan, na-start na natin. So, malamig po yung makina, so nandyan pa yung ating cold start. So, pag mainit na yan, mawawala na po yan. So, turn on natin yung ating aircon. So, yung blower. So, yan. So, titingnan naman natin dito sa ating harapan. So, open natin yung hood. Kung ano yung mga makikita natin sa ating unit. Yan. So, dito makita natin yung ating brake fluid reservoir. Dapat dito naka-level po siya. So, dito yung ating coolant reservoir. So, dapat dito lang yan. Naka-half. So, may nakalagay dyan na full. So, dito, ito yung ating windshield washer reservoir. Ito ating radiator cap. So, yan. Ito naman yung ating wiper motor. Din yung ating mga wiper. So, fully tinted po yung ating unit mga calls. So, titingnan natin yung ating makina. So, titingnan natin dito sa ilalim ng bangko. So, dito nakalagay yung ating makina. Yan. So, bago pa lang umandar yung ating makina mga call, malamig na yung aircon. So, titingnan natin yung ating dito. Yan. So, ito yung ating makina, hindi natin nalinisan. So, linisan natin to before natin ipadala. So, linisan natin yan para makita yung tintag ng ating unit. So, dito, ito yung ating engine fuel refill. Dito tayo magdagdag. So, ito yung ating PCB valve. So, meron tayong tatlong injector. So, yan yung ating mga injector. So, kasi fuel injected po ito. So, meron tayong oxygen sensor. Sa loob nito mga kolen, dito yung ating mga spark plug. Tatlo po siya. At saka meron dyang tatlong ignition coil. So, yan. So, tingnan naman natin sa kabila mga kolen. Before natin to ipadala, linisan natin yung makina natin. Yan. Anuhin natin yan na mawala yung mga dumi. Kasi ito, itong dumi mga call, ang gawa ito sa pagpintura na gumamit ng mga sandpaper yung mga tauhan natin. Kaya napunta dito sa ating makina. So, tatanggalin natin to. Yan. Tubig lang to at saka sabon. Mawala na yung mga dumi ng ating makina. Tingnan natin mamaya yung ating makina. So, tingnan natin dito sa kabila. So, yan. So, yan po yung ating muffler o yung ating tambutso. Tingnan naman natin dito. Dito mga kol, ito yung ating alternator.
So ito yung ating aircon compressor. So ito yung ating throttle body. So ang tawag nito sa iba is servo, pero hindi po ito servo, ito ay throttle body. So ito yung ating air filter. So dito nakalagay yung ating computer box. Meron tayong fuse box dito. So ito sa throttle body mga kol, ito yung ating mga components. Meron tayong map sensor, IAT sensor, PPE sensor, then IECB bulb sa ilalim. So yan yung ating unit mga kol. So presyo sa ganitong setup mga kol is umabot ang 230,000. Touchscreen stereo with reverse camera na, spoiler, may upuan na sa likuran. Yan po. So nakamagwis na po siya. So minsan yung ating presyo tataas konti, depende sa supply natin or palitan natin sa Japan or sa ating supplier. So yan. So maganda yung unit. So sa mga gustong mag-order, comment lang below or contact my number 09-2313-94607. So ilagay natin dyan sa ating description. So yun lang po. Salamat po sa lahat na nanood sa ating mga video vlog. Salamat po. So yan, dito lang tayo magtatapos. Bye bye.